Inulan ng reklamo ang bagong bukas na Southwest Integrated Transport Terminal sa Parañaque City. Reklamo ng mga commuter bukod sa magulo na ang sistema, kinailangan pang maglakad ng malayo ng mga pasahero at magpalipat-lipat ng mga sasakyan. Batay sa ipatutupad na sistema ng MMDA, bawal na sa EDSA ang mga bus mula Cavite at Batangas. Live mula sa Parañaque City, my report si Isay Reyes. Isay? Jessica, narito tayo ngayon sa Coastal Mall sa Southwest Terminal ng MMDA. Alam mo, simula pa kanina ay patuloy ang pagdating ng mga pasahero. Kanina, napakarami yung mga bus dito, no? Halos magkanda, buhol-buhol na nga sila sa pag-uunahan na makabiyahe. Ganun din yung mga pasahero, nag-uunahan sila na makasakay sa bus. Pero habang lumalalim yung gabi, Jessica, tila nababawasan itong mga bus bagamat patuloy yung pagdating ng mga pasahero. Kung kanina ay walang disiplina yung mga pasahero, nag-uunahan nga sila. Ngayon, nakikita natin na mas may disiplina na sila, nakapila na sila at patiently inaantay nga nila itong sasakyan nilang mga bus. Meron tayong 20 base dito, Jessica, kung saan nakalagay yung mga term o yung mga destinasyon nitong mga provincial buses. Kung dati kasi, Jessica, sabay yung dagsa ng mga pasahero sa pagdagsa rin nitong mga provincial buses, pero dahil nga may regulation na itong MMDA, heto ang epekto. Mag-aalas 7 ng gabi, rush hour. Halos hindi na magkanda o gaga ang mga dispatcher ng mga bus sa dami ng mga paserong nag-aabang para makasakay dito sa Southwest Terminal ng MMDA sa Coastal Mall. Pati ang mga bus nagkanda buhol-buhol sa loob mismo ng terminal. Mahaba rin ang pila ng mga pasahero. Sa implementasyon ng Southwest Integrated Terminal Project ng MMDA, lahat ng mga bus na galing Cavite at Batangas ay hanggang Coastal Mall na lang pwedeng magbaba ng kanilang pasahero. Dito lang din sila pwedeng magsakay. Sa unang araw ng implementasyon nito, tila marami ang nahirapan. Ang mag-asawang Janice at Ronan, inabutan naming nag-aabang ng bus sa terminal sa General Trias sa Cavite. Hindi pala nila alam na hindi na pwedeng dumiretso ang mga bus sa Maynila. Eh kasi yung terminal daw nandun na sa coastal eh. Tsaka para daw iwas traffic sa Manila. Sabi? Eh okay lang sa inyo yun, para sa mga Cavitenyo. Okay lang naman sana sa mga taga Manila, kaya lang sa mga ibang lugar parang hindi. Eh kasi naabala yung mga tulad mga nag-aaral, tulad mga nagtatrabaho sa ano part ng Manila, doble-doble pa sakay. Sinubukan ng dalawang sumakay sa isang bus na biyaheng Baclaran, pero sabi ng driver nito hanggang coastal rin lang daw sila. Tinuturo po namin, kung di alam kasi po misa may init ang ulo ng iba, tinuturo po namin yung tamang way. Bago po sumakay, pinapaliwanag po namin at naunawa naman nila. Kanina umaga, sumikip ang kalsada sa bahagi ng Naiya Avenue at Makapagal Boulevard dahil sa mga nagkumpulang sasakyan na napapunta ng terminal. Kailangan pang ipareconfigure ng MMDA ang traffic lights, gumaan lang ang galaw ng trapiko. Ang isang PWD na galing Cavite, naluha pa sa inis. Ang layo raw kasi ng kanilang lakarin. Nadapa ako eh. Ayan, dapat. Perwisyo, hindi tulong, perwisyo. Sir kayo, kanina pa kayo nakapila? Opo ma'am, grabe po, galit po kami sa ano eh, sa EDSA top eh. Talagang hindi po namin nalasahan na ganito eh. Grabe, mahirap po paglalo, may dala kaming gamit. Bukod sa abala, dumoble rin daw ang gastos ng mga pasahero. Late na po, sobra pong late. Ito ba yung tuwid na daan? 26 lang kami dati hanggang Lotto na, eh ngayon 20 hanggang dito, tapos 25 kapag nag-UV Express pa, edi 45 na yung kawawa naman kami. Ginagawa naman daw ng paraan ng MMDA upang bumaba ang pasahe. Yung mga umaangal na pasahero, ako pa nga nag-file ng petition para bumaba yung pamasahe nila. So pag na-grant yun, patulungan ko rin sila. Dagdag ni Tolentino, konting tiis muna daw dahil ginawa din naman ang kapalit ng bagong terminal. Imbis kasi na nakabalandra ang mga pamprobinsyang bus sa EDSA, nasa terminal silang lahat kung saan may palikuran, aircon ng waiting area at kumpleto ng CCTV camera at mga bantay na MMDA enforcer. Papalagyan rin daw ng bubong ang walkway ng terminal. Bago payagang bumiyahe, kailangan makakuha sila ng dispatch slip na katulad nito kung saan nakalagay yung detalye ng isang bus bago muling bumiyahe. Pagkatapos ma-dispatch, didiretso naman dito sa terminal yung mga bus para magsakay ng mga pasahero. Namomonitor ng MMDA yung mga unit na nag-iintay na, no? Katulad nito, biyaheng Cavite City, itong si Saulog Bus,
So yan ay nagpupuno ngayon at susunod naman ito pang dalawang units. Ang isang bus daw ay pwede lang maglagi dito ng 5 minuto at kailangan na muling umalis, puno man o hindi. Ayon sa MMDA, kapag natapos na ang 2 malaking provincial bus terminal ngayong taon, bihadong mararamdaman na ng mga pasahero ang epekto nito. Ang nawala natin dito yung mga pilang kolorum. Hindi sila nakapasok yun. Hindi ko alam. Basta nawala yun. Pangalawa, siguro yung level of pollution sa EDSA TAP. Bawasan yun. Definitely. Tsaka yung mga pumaparada sa mga tagi-tagiliran sa Baclaran, wala na rin yun. Mapupunan yun. Jessica, maliban dito sa lalaki na napaiyak nga kanina, meron ding ilang PWDs na lumapit sa atin at ang hiling daw nila sa MMDA, bigyan naman sila ng konsiderasyon kasi mahirap para sa mga PWDs na tulad nila na umakyat ng footbridge. Wala man lang daw railings, wala man lang daw railings din paakyat at maging papunta dito sa terminal. Kaya't hinihiling nila si Chairman Tolentino na bigyan din ito ng consideration. Samantala sa traffic naman, Jessica, kung kanina ay medyo nagkakos nga ng traffic itong terminal na ito, ikot natin itong palibot ng Coastal Mall. Sa mga oras na ito ay maganda na ang daloy ng mga sasakyan maliban dito sa parte ng Coastal Road kung saan yung mga bus at mga pribadong vehicles na galing ng Cavite ay nabibuild up dito sa parte ng stoplight. Jessica. Okay, Isay, masyado bang maaga para gumawa ng assessment? Pero pwede bang matanong kita kung overall nakatulong ba itong bagong scheme na ito sa pangkalahatan? Ha? Kasi siya siyempre, pag tinanong mo yung mga pasahero, sasabihin nila, hindi. Kasi masakit sa bulsa, masakit din sa paa na maglakad ng pagkalayo-layo. Pero overall, no, pati sa perspective ng traffic, ng law enforcement, etc., nakatulong ba, effective ba itong bagong scheme na ito? Jessica, dahil nga first day pa lang, given niya na may mga lapses tayo makikita, kaya given na rin na yung mga pasahero nga ay talaga magre-reklamo. Pero mula sa aking assessment, ano, napansin kasi natin nung umikot tayo na maganda naman talaga yung epekto sa traffic, lalo na nung pumunta tayo kanina ng Cavite at maging pabalik dito sa Coastal Mall, maganda yung daloy ng traffic ko, wala halos build up. Yung nakikita lang natin na problema dito, Jessica, maganda yung overall effect, maliban lamang dun sa disiplina ng mga pasahero. Kailangan lang talaga masanay sila na pumila, masanay sila na mag-take turns, maging yung mga buses. Malaking change ito para sa kanila kasi kung dati yung ugali na nag-uunahan sa kalsada para lang makauna sa pasahero, ngayon hindi na talaga uubra yun, Jessica, kasi nga meron silang maayos na dispatch system. Okay, sapat naman yung mga bus para sa rush hour na dagsa ng mga pasahero. Sapat naman o mahaba rin yung pila. Yan ang naging problema natin, Jessica. Kaninang umaga kasi, though hindi na natin naabutan yung dagsa talaga ng mga pasahero sa Cavite, pero ang kwento ng mga dispatcher, no, maging nung ibang mga drivers doon, talagang nagkagulo raw yung mga pasahero. Kulang na nga lang daw, yug-yugi nila yung mga bus para makasakay lang sila. Sabi ni Chairman Tolentino, Jessica, ang naging problema kasi, mahigit kumulang 300 units ng mga colorum buses na galing ng Cavite yung hindi nakabiyahe rito. Kaya't nagkaroon talaga ng struggle dun sa rush hour. Pero ngayong gabi, nakikita natin na maayos naman. Though medyo matagal lang yung dating ng units, hindi naman gaanong matagal natitengga yung mga pasero. Siguro let's give it 30 to 40 minutes. Yun na yung longest. Nakakasakay pa rin naman itong mga pasero, Jessica. Okay. Kung ganyang 300 buses pala, no? Hindi bababa sa 300 buses ang tinatayang number ng colorum buses. Hindi kaya pwedeng bigyan sila ng amnesty o isang one time, big time na lang na parusa, penalty, no, para makapagbiyahe ulit, maibsan yung shortage, especially pag rush hour. Jessica, yung tinitignan na isang option ng MMDA ay i-lift itong number coding. Dahil 800 lang naman daw itong mga buses na galing ng Cavite, hindi ganun kalaki yung number nila. Kaya siguro maganda pa rin yung epekto sa traffic. Pero nung tinanong natin si Chairman Tolentino kung pwede nga na pagbigyan na lang itong mga koloro, mahigpit ang kanyang sagot na hindi pwede. Ang kailangan, itong mga may prangkisa na magdagdag pa ng kanilang mga units para makabiyahe pa. At sa gayon, cater pa nga itong demand ng passengers, Jessica. Oh, okay. So, may sapat na bilang ng buses to cater dun sa number of passengers, especially during the rush hours. Hindi kailangan tumakolorum na to, Isay. Jessica, sa epekto niya na nagka-bulbul or nag
marami yung dagsa ng mga pasahero, nakikita natin na kailangan pa rin talaga itong mga kolorong. Pero hindi nga, hindi papayagan kasi ni Chairman Tolentino na bumiyahe ang mga ito. So ang panawagan niya dito sa mga kumpanya o mga operators ng mga buses, dagdagan nila itong kanilang mga units na may parangkisa, no? Kung maaari, yung mga kolorong, ikuha na nila ng parangkisa sa LTFRB para sa gayon ay legal na makabiyahe. Doon kasi, Jessica, rin sa staging area ng MMDA, bago sila magkaroon ng dispatch slip, matche-check nila kung merong violations itong mga bus. Kapag meron na silang limang violation, agad-agad hindi na sila pwedeng bumiyahe. Kaya extra cautious din eh itong mga driver pati yung mga operators, Jessica. Okay. In the meantime, ang pinaka numero unong problema ng mga pasahero, no, bukod sa masakit sa bulsa, pero sabi ni Chairman Tolentino eh kung babawasan naman yung pamasahe, masosolve yan, eh yung mahabang kailangan lakarin nila bago makarating diyan. May solution ba yan in sight? Jessica, as we see it ngayon, mukhang walang solusyon, walang option ang ating mga pasahero, kundi talagang daanan itong footbridge, no, pagbaba nila dito sa terminal. Actually, hindi naman siya ganun kalayo. Yun nga lang, hindi covered yung footbridge gaya ng nakikita ninyo ngayon. Ayan, no, kanina umuulan eh. Yan lang naman yung footbridge na kailangan nilang daanan, tapos bababa sila. It's either kung pupunta sila ng Loton or Baclaran, dun lang sila bababa. Pero nga lang, ang problema rin kasi pagdating dun, kailangan na naman nila pumila muli sa jeep o kaya naman sa mga UV Express, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Isay Reyes.